Ang edukasyon ay sandata sa buhay ng bawat bata hanggang sa pagtanda. Sa San Pablo II National High School, patuloy ang paghahanda ng mga guro para matugunan ang layuning may pagpatuloy ang pagkatuto ng mga bata upang maihanda sila sa mga hamon ng bukas. Tuloy ang pagkatuto kahit walang internet connection ng mga mag-aaral. Maraming paghahanda ang ginagawa ng mga guro para sa darating na pasukan. Modular distance learning ang tawag dito at ito ay gagamit ng mga self-learning modules. Ano nga ba ang mga proseso sa pagsasagawa ng modular distance learning? Una, paghahanda. Habang work from home ang mga guro ay maghahanda ng mga karagdagang gawaing panlinang, gawaing paremedyal at mga pagtataya na nakaangkla sa most essential learning competencies para sa modular distance learning. Pangalawa, learning tool ng pagkatuto. Ang paaralan ay maglalaan ng mga envelope or learning tool na naglalaman ng mga kagamitan para sa modular distance learning na kinapalooban ng mga sumusunod. Module ng bawat subject, checklist ng manual sa pagtuturo, kopya ng activity o worksheets, query sheet kung saan isusulat ng mga bata ang kanyang mga katanungan na sasagutin ng guro at pahina ng talasagutan o answer sheets para sa mga mag-aaral. Pangatlo ay ang pamamaraan ng pagkuha sa paaralan. Una, maaari kunin ng mga magulang o guardian ang learning tool sa mga tagapayo advisor o kaya'y sa Barangay Hall Community Center tuwing Lunes sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng umaga. Pangalawa, pagkatapos na makuha ang learning tool sa mga tagapayo, siyasating kung kumpleto ang nilalaman ng kit. Pangatlo, kung sakasakaling kulang ang nakalaman sa learning kit, muling makipag-ugnayan sa tagapayo upang mapunan ang kakulangan bago iuwi sa tahanan ang buong set ng module. At ang ikaapat, kung nagkatangwala ang tagapayo advisor, maaaring kumuha ng buong set ng module sa ulong guro ng bawat kagawaran o department head. Ang ikaapat ay ang access. Pagkatapos makakuha at maiuwi ang mga module sa bahay, babasahin, pag-aaralan at sasagutan ng mga mag-aaral ang mga nakatakdang activity sa bawat asignatura. Maaaring gabayan ang mga mag-aaral sa pagsagot ng module. May nakatakdang isang oras sa bawat araw upang magtanong ang mga mag-aaral sa kanilang guro upang malinaw ang aralin na hindi agad nauunawaan. Mula ika-apat hanggang ika-lima ng hapon, araw-araw. Maaari magtanong ang mga mag-aaral sa kanilang guro sa pamamagitan ng text, chat o tawag. Sisiguraduhin ng mga magulang na ang bawat activity sa module ay nasagutan. Malaya ang bawat magulang upang sa tuwi-tuwi na ay makikipag-ugnayan sa mga guro para sa gabay sa pagsasagawa ng modular distance learning. At ang ikalima ay ang pagtugon. Ang pagkukomply sa module ay mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-apat ng hapon. Kinakailangan maibalik ang buong set ng modules sa paralan upang ito ay iwasto at markahan ng mga guro sa bawat asignatura. Kung sakaling may mga mag-aaral na hindi nag-comply, muling tatawagin ng tagapayo ang atensyon ng mag-aaral upang magsagawa ng remediation sa araw ng Sabado. Yan po ang mga proseso sa pagsasagawa ng modular distance learning. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook account o Messenger ng Pablonians na NHS at email po sa sp2nhs@gmail.com. Okay naman po ay tumawag o mag-text sa 0933-033-6818, 0918-468-7624 at 0995-110-0842.